Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome to PA Story. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kung may mga pagkakahalintulad man sa mga pangalan at pangyayari ay ito po ay hindi sinasadya. Kung bago ka lang po sa channel ko, please don't forget to like, share and subscribe to my PA Story channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naalimpungatan si Daniel nang maramdaman niyang wala sa kanyang tabi si Mara. Sumulyap siya sa may gawing banyo pero wala siyang marinig na kaluskos. Bumangon siya at hinagilap ang kanyang roba, saka lumabas siya ng kwarto at sinilip ang kwarto ng mga anak pero wala rin si Mara. Pumunta siya ng kusina at baka uminom lamang ng tubig ngunit wala rin ito. Kinabahan na naman siya. Mabilis ang kanyang mga hakbang na tinungo ang atik at hindi nga siya nagkamali ng kanyang hinala. Maliwanag ang buwan at malamig ang simoy ng hangin. Nakaupo si Mara sa bubong at parang umiiyak. Napakunot-no siya at sandaling pinagmasdan nito. Mabilis na nagpunas ng luha nang maramdaman siya. Pagkatapos ay tumawid siya sa bintana at lumapit siya rito. Mahal, gabing-gabi na. Why are you here? Naupo din siya sa tabi nito. Pakiramdam niya ay may kinikim-kim itong suliranin. Neil, do you think kailangan pa nating magpakasal? Wika ni Mara. Nakatingin ito sa liwanag ng buwan. Why, mahal? May problema ba? Naguguluhang wika ni Daniel. Napansin niya kasi mula nang makabalik si Mara ay madalas niya itong naoobserbahan na nakatulala. Para kasing bad premonition, yung engagement ring na binigay mo sa akin at saka yung eternity ring. Lahat iyon nawala. Kinuha ng mga kidnappers. Malungkot na wika ni Mara. Sumingot ito at halatang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Mahal, material things lang yon. Mapapalitan ko ang mga yon. Ang importante, you return to us safe and sound. Inakbayan ni Daniel si Mara at hinalikan sa gilid ng noo, saka isinandal sa kanyang balikat. Ngunit nagtaka siya nang alisin ni Mara ang kanyang kamay mula sa balikat nito. Mayroon ka pang hindi alam sa akin. Muling nagpunas ng luha si Mara. Hindi makakibo si Daniel. Hindi niya alam kung ano ang nice sa wallet ni Mara. Hinintay niya itong magsalita. Si Mr. Nasser, hindi niya ako balak iparansom. Gusto niya akong dalhin sa kanilang bansa. Napatigil si Mara sa pagsasalita. Parang may bigig sa kanyang lalamunan at naguunahan ang kanyang mga luha. Neil, I was a sex slave of that man in Paris for 6 months. Sinubukan kong tumakas noon mula sa kanya pero nahuli ako at pinarosahan niya. Narescue lang ako ng salakay ng mga pulis ang villa na ginawa nilang taguan ng mga tauhan niya. Wika ni Mara. What? Halos pabulong na wika ni Daniel. Nagulat siya sa kanyang narinig. Maraming nangyari sa akin sa Paris. Sa isang iglap ay nawalan ako ng choice at tasadlak sa hindi ko gustong gawain. Neil, marumi akong babae. Tuluyan ang napahagulhol si Mara. Napatutop sa kanyang ulo si Daniel. Galit ang kanyang unang naramdaman. Kung alam lang niya ay sana tinagtad niya ng bala si Nasser kahit ito pa ay sunog na mula sa pagsabog ng helicopter. Nagangat siya ng mukha ay nakita niya ang yumuyugyug na balikat ni Mara sa paghagulhol. Nangalit ang panga at nangilid ang mga luha ni Daniel. Pakiramdam niya ay niyurakan din ang kanyang pagkalalaki pero hindi kagustuhan ni Mara ang mga dinanas nito. Kinabig niya ito at hinayaang umiyak sa kanyang dibdib. Wala siyang masabi na kataga. Niyakap niya ito ng mahigpit at paulit-ulit na hinalikan sa noo. I love you. Bukod tangi ng mutawi sa mga labi ni Daniel. I love you too, Neil. Mahigpit ang yakap ni Mara kay Daniel at iniyak niya lahat ng kanyang sakit ng kalooban na kinikim-kim sa kanyang sarili. Ramdam niya ang pag-unawa at pagmamahal nito sa kanya sa higpit ng yakap nito. Wala na nga itong katulad. Mula ng mga bata pa sila at hanggang ngayon ay higit itong nakakaunawa sa kanya. Kahit ilang beses niya rin nasaktan ang damdamin nito. Mara, wala nang sino mang makakapanakit sa'yo. I will ensure your safety. I'll protect you and our kids from harm. Pinunasan ni Daniel ng kanyang mga daliri ang mga luha ni Mara at muling niyakap. Hush, stop crying. It's all over. Humupa na ang iyak ni Mara at muling isinandal ni Daniel si Mara sa kanyang dibdib at ilang minuto silang walang kibuan.
Mahigpit niya itong yakap at manakanakay, hinahalikan niya ito sa gilid ng noo. Yakap din ni Mara ang mga bisig ni Daniel at walang tigil sa paghaplos dito. Parehong nakatitig lang sa maliwanag na buwan sa kalangitan. Sapat na ang katahimikan at mahigpit na yakap sa isa para ipahiwatig ang pagkakaunawaan ng kanilang mga damdamin. Kinabukasan ay kaharap na ni Mara ang dalawang bodyguards na bagong hire ni Daniel. Mahal, I want you to meet your new bodyguards, Corporal Ragus and Corporal Rasul. Do you remember them? Wika ni Daniel. Good morning, ma'am. Magkasabay na yumukod ang mga ito. Ngumiti si Mara at napatitig sa dalawang naka-civilian clothes na detective agent sa kanyang harapan. Hi, kayo palang aking savior. Ngumiti ang magandang pulis habang nakikipagkamay kay Mara. I'm Cindy Rasul, at your service, ma'am. I'm Jojo Ragos, wika naman ng gwapong pulis na lalaki. They were the waitress and the janitor, wika ni Daniel. Oh my God, kayo nga yun. Napahawak si Mara sa kanyang dibdib at sa sobrang katuwaan ay niyakap niya ang mga ito isa-isa. Thank you so much. Okay, magkwentuhan muna kayo dyan. Magpapaanda lang ako ng pagkain, wika ni Daniel na tumalikod na. Alam nyo, kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako. Hindi mapigilan ni Mara ang pangingilid ng kanyang mga luha at saya na nakaharap niya ang dalawa niyang tagapagligtas. Come, let's sit down and tell me how you did it, wika ni Mara. Ahem. Tumikim muna ang babae at mukhang nahiya pa sa ikukwento niya. Ang totoo po, kinakabahan din kami at baka hindi niyo makuha ang mga signs na binibigay namin. Mahigpit kasi ang inyong mga bantay. Nang makapasok ako sa room niyo para maglinis ay pinag-aralan ko na po ang lugar at nagawa ko ring sirain ang lock ng pinto. Mabuti na lamang ay sakto ang dating namin. Notorious pong nagpakidnap sa'yo. Napakarami na po itong biktima sa iba't ibang bansa. Kwento naman ng lalaking agent. Good riddance for him, wika ni Mara. Gusto na niyang burahin si Nasser sa kanyang isip na isang bangungot ng buhay niya. Lingid ito sa lahat at tanging si Daniel lamang nakakalam. Magmula sa araw na ito ay buburahin niya sa isip ang nakaraan at magsisimula siya ng panibagong kabanata kasama si Daniel at kanilang mga anak. Dumating ang araw ng kasal ni Daniel at Mara. Kompleto ang entourage sa kasal. 5 pares ng mga ninong at ninang na mga investor din sa SGC. 3 pares ng mga bridesmaid at groomsmen na mga nasa managerial at supervisory position na SGC. Maid of honor at best man ay ang mag-asawang Margie at Theo. Flower girls si Larissa at ring bearer naman si Aaron. Halos lahat ng mga empleyado at business partners ay inimbita at nag-declare ng work holiday sa buong SGC. Gaganapin ang wedding ceremony sa isang malaking simbahan at ang wedding reception ay isa sa malaking stadium. Sa simbahan ay handa na ang lahat sa pag-march at naghihintay na tawag ng wedding coordinator. Dumating na ang sinasakyan ng bride na ipinagmamaneho ni Mang Pipito. Kasama rin ang 2 bodyguards na kapwa nakasuot ng barong. May we request everyone to go to your partner and be ready. We are about to start. Wika ng wedding coordinator sa buong entourage. Pumailan lang ang wedding march tune. Naunang naglakad papasok ng simbahan sina Daniel, Theo at Aaron. Naupo na si Aaron sa nakatalagang upuan niya at sina Daniel at Theo ay nanatiling nakatayo. Itinuwi ni Daniel ang kanyang dibdib at tumikim-tikim na waring nagtatanggal ng bara sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay kinakapo siya ng hangin sa sobrang excitement. Pabiro naman siyang minasa-masahe sa likod ni Theo. Natawa naman siya sa ginawa ng kaibigan. Sumunod na nag-march ang mga pares ng mga ninong at mga ninang at pagkatapos ay mga groomsmen at bridesmaid. Sumunod naman ay ang maid of honor na si Margie at si Aling Lourdes na karga ang paslit na flower girl na si Larissa. Mas naging tuwid pa ang tindig ni Daniel nang matapos na nakaupo ang buong entourage. Nasasabik na siyang makita ang napakaganda niyang bride at asawa. Samantala, nakatayo na si Mara sa nakasaradong pinto ng simbahan at naghihintay sa pagbukas nito. Nakatayo sa magkabilang gilid niya ang 2 bodyguards. Isang kotse ang huminto at umibis ang isang matangkad at may bigote na lalaki. Mara, tumatakbo itong papalapit sa kanya ngunit mabilis ang 2 bodyguards. Nakaharang agad ang mga ito. Sir, are you invited? Agad na wika ni Cindy habang nakaharang ang kamay nito. Sir, hindi kayo pwedeng lumapit kay ma'am. Babala ni Jojo. Please, I just want to say something. Wika nito. Andrea? Gulat na wika ni Mara nang mapagsino ang kaharap. Isa nitong trans man. Mara,
Halatang nagpipigil si Andrea ng emosyon. I'm leaving for Paris today. It's for good. I just came here to say sorry and best wishes. Sorry for all the troubles I brought into your life. Please forgive me. I wish you complete happiness. Pagkatapos nito ay tumalikod na ito pabalik sa kotse. Tinawag ito ni Mara. Andrea. Lumingon nito. I'm Andrew now, Mara. Ah, Andrew, good luck and wish you happiness too. Wika ni Mara. Tumangaw si Andrea at pumasok ng kotse. Hindi na sinunda ng tingin ni Mara ang papalayong sasakyan dahil nagbukas na ang pinto ng simbahan. Huminga siya ng malalim. Thank you, Lord. Nausal ni Mara. Kaigaan ng kanyang pakiramdam habang dahan-dahang naglakad sa pulang alpombra. Handang-handa na sa salandas na tatahakin niya. Tanging si Daniel at ang kanilang mga anak lamang magiging sentro ng buhay niya. Nakatingin si Daniel sa naglalakad na si Mara. Napakaganda nito sa suot na trahe de boda. Para itong reyna sa kanyang paningin. Ang kanyang reyna na itinuring mula lang siya ay bata pa lamang at ituturing hanggang sa tumanda. Ang kanyang reyna na muling natagpuan ng landas patungo sa kanya. Hindi niya napansin ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tinapik siya ni Teo at inabutan siya ng panyo. Tinanggap niya ito at pinunas ang mga luha na pilit pa rin umaalpas sa kanyang mga mata. Pinigilan niya ang sobrang emosyon at ibinalik ang panyo sa kaibigan. Papalapit na si Mara at nakangiti ito sa kanya. Iniatang niya ang kanyang braso at magkasabay silang humarap sa altar. Mga minamahal na kapatid, kaibigan at kamag-anak, narito tayo ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Daniel at Mara. Simula na seremonyas ng pare. Bago ko magpatuloy, nais ko munang itanong, lahat ba ay sumasang-ayon sa pag-iisang dibdib ni Mara at Daniel? Wika ng pare. Tumahimik ang lahat ng mga nasa loob ng simbahan. Kung gano'n ay ipagpatuloy natin, Mara at Daniel, kayo ay naririto upang humarap sa dambana ng Diyos at basbasan ang inyong pag-iisang dibdib. Pagkatapos ng ilang minutong pangangaral at tungkol sa pag-aasawa ay lumuhod ang dalawa. Pumainan lang ang isang wedding song na kinanta ng isang mahusay na mga aawit para sa simula ng seremonya sa pagsindi ng kandila, pagkabit ng belo at cord. Tumayo ang dalawang abay para sindihan ang unity candle na nagsisimbolo ng kanilang pag-iisang dibdib. Sumunod ang belo na nagsisimbolo sa pagiging isa nila at kasunod ng cord na nagsisimbolo ng hindi mapaghihiwalay na kasal. Binasbasan ito ng pare at pagkatapos ay muling tinanggal ang cord at belo. Tumayo ang dalawang kinakasal para sa kanilang vow exchange at ring exchange. Inilalayan ni Daniel si Mara sa pagtayo. Nagkangitian pang dalawa dahil hindi nila alam ang laman ng kanilang marriage vows dahil ayaw nila itong ipakita sa isa't isa. Maunang magbabasa si Daniel ng kanyang vow, lumunok muna siya ng lawe at tumikhim bago nagsimula. I, Daniel Posadas, take you Mara Saldivar to be my wife, my partner in life and my one true love. I will cherish our friendships and love you today, tomorrow and forever. I will trust you and honor you. I will laugh with you and cry with you. I will love you faithfully through the best and the worst. Whatever may come, I will always be with you. As I have given you my hand to hold, so I give you my life to keep. I give you this ring as a symbol of my everlasting love for you. Medyo nanginginig pa ang kamay ni Daniel habang sinusuot ang singsing kay Mara. I forever wear this ring as a sign of my forever commitment to you. Sagot ni Mara pagkatapos maisuot sa kanyang singsing. Siya naman ang magbabasa ng kanyang marriage vow. I, Mara Saldivar, take you Daniel Posadas to be my husband this day and forevermore. Medyo naging emosyonal si Mara habang binibigkas ang kanyang vow. I give you everything I am today and I promise to love you, serve you, be with you forever and cherish every moment with you. With this ring, let it be known I choose you. I promise to be with you for all eternity. Till death do us part. I give you this ring, my heart and my soul. Namuo ang butil na luha sa kanyang mga mata pagkatapos. I forever wear this ring as a sign of my never-ending love for you. Sagot ni Daniel nang maisuot sa kanyang singsing. Binasbasan ng pare ang bagong kasal. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride.
Tinanggal ni Daniel ang takip sa mukha ni Myra at pinunos ang kanyang dalawang daliri, ang luhang nasa pisngi ng asawa. "You are now officially mine." Mahina at nakangiting wika ni Daniel. "Definitely." Nakangiting sagot ni Myra. Nagpalakpakan mga bisita sa simbahan nang manghinang kanilang mga labi. Pati si Aaron at Larissa ay pumapalakpak din sa tuwa. Every time I pass your door, I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart, and I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear.